late game. But ladies and gents, this is going to be game number 2 between PLDT Smart Omega and STI eOlympus. Tingnan natin kung kaya bang i-force ng game 3 ng STI eOlympus. Ito mga kapakilanan natin ang ating mga players sa side ng PLDT Smart Omega. We have Kripsu on the Kaja, Heath naman sa ganyang Akai, Toshi playing the carry, Exort on the Gushin, and last but not the least, we have Kenji on the town. For STI eOlympus naman, though, we have Chester going for this true Jiku with the Grock, Inside plays with the Granger, a Louie for that Kagura, and finally Deja Vu for the Guinevere. And so far, we are seeing just traditional lanes with both sides of the team. At ayan na nga, kanina nakita natin, no, nakipag one-on-one si Thams and si Guinevere. Medyo na low on health ng very slight tong si Thamos. Knowing nga, like what I said, medyo malaki ang damage potential ni Guinevere. Yep. Indeed. And, yeah. So parang it's all about controlling the Gwen. As you can see, they're forcing yung the switch na tinatawag na natin. Iikot yung middle lane sa top lane habang yung off lane naman pupunta sa middle lane to get that XP. So again, that's one of the best rotations na pwede mong gawin if you want to funnel a lot of But look at Jiku here with a very low break of health. Napaka isang hit na lang pero hindi umabot because Inzai is going to protect Jiku away from danger. Pero ang laking opportunity yun, space na ginawa sa side ng PLDT Smart Omega, forcing two heroes sa side ng STI eOlympus to go back to their well to restore their HP. But the damage from the Shadow Blade Slaughter will rip through sa Gwen, mga with kaibigan. The follow-through of his incandescence, nakita naman natin ang napakaganda pull of him with no hesitations of tower dive. But Heath though and Toshi has to back away because four members ng SIU Olympians ay nandito Chester. Sa bottom side. Chester will be trying to go Shunpo on Toshi pero wala pa rin siyang ult for the way to the dragon. But Congress, yun yung overturn will kill carry over there. Again, the prioritization ng STI Olympians on point. Alam nila na yung hindi nila kayang patayin si Hit dito. Pero talking about that extort, able to burst out at least one. Oh, dalawa ang tumba sa STI Olympians, mga kami. Pero hindi pa rin yata sila tapos. Mga hinahatid nila si Alui. Alui trying to run away though. But he will be able to get catch out. Oh, but that knockoff and that violent requirement will be going for that Guinevere and going for that Slade, that Kaja, and the Drew will be finishing up with that double kill. And Exort will have no choice but to back away dahil napakakalahati na lang ng kanyang HP though. But Incandescence will be pulled off, pero hindi pa rin naabot. But the Chester will use his flicker away, but still, ayan na nga yung friends ng STI Olympians though, and will be rotating to this turtle. Kailangan nilang makuha agad yung turtle dito. Ito lang yung magiging opening ng STI Olympians for them to take it. Kapag hindi pa nahuli to ng STI Olympians, it will be taken by PLDT Smart Omega. Pero successfully, again, with the retribution from the Kagura, able to take down another objective side ng STI Olympians, which is also really necessary kapag naghahabol sila when it comes to net worth. And talking about net worth, 500 gold lang naman ang lamang ng PLDT Smart dito, mga kaibigan. But looking at the items, Arcane Boots plus the Azure Blade sa Gushin, so masakit na agad yan. Yes, but the Hurricane Dance will be used. Medyo kinakorner na si Deja Vu dito, but Deja Vu has to go back away to safety right here. And Toshi and Heath, of course, will be getting these minions going back to their lane. And Inzai plays and Chester will be pressuring Kenji here. Pero syempre, sneaky-sneaky si Kripsu and Exort dito. Potentially to actually push him forward. But the shoot point, the Whip, the Dragon will be used. But the Thamas will be going for that kill with the help of his comrades. At yung bottom naman ngayon, nabigyan ng opportunity para ma-push. And the Gwyn had no choice but to actually just shove off the minions dahil it's a 2-2-1. Pati ang ganda, makikita mo natin kanina dito, ilang hero na yung pinapauwi lagi ng carry para lang mabigyan siya ng sariling space. Kasi kung sakaling more aggressively, nakita natin yung lineup ng PLDT Smart Omega dito, they want to join the fights in the Hurricane Dance. Hurricane Dance again, corner na muli ang Guinevere dito, and Toshi just going free, I think like wildfire, at ayan na nga, will be shoving more and more minions dun sa baba kahit push na talaga pa rin go for gold sa bottom side. At ayan na nga, Exort will be trying to get that Chester pero hindi umabot. Jiku here though will be applying his first skill and his barrier, but of course syempre walang mahuhuli because we know that Kripsu and Exort here has the discipline to back away, especially kapag wala silang members na sasagot sa kanilang initiation. Yep, sa bottom lane naman, mukhang si Heath at si Toshi nakipagbakbakan kay Chester at Deja Vu. Pero nakita natin yung control ng lane dito sa top lane. Mukhang si Keiji mukhang maaisahan yata siya with the Yin-Yang overturn. And also with the rest of the crew sa side ng STI Olympians, he will be punished. 17 seconds sa sidelines habang sa PLDT Smart Omega na mukhang maaaratan ni Sepa Chester. Trying to run away. Kripsu with the Divine Judgment and the Incandescence from Exort, deleting him out. Getting that revenge kill sa side ng PLDT Smart Omega and also getting another bonus, an inhibitor turret will be taken out.
it's a very good use of mispositioning coming from BLDT Smart Omega. Kasi alam nila na three members na nandun sa taas eh. Oh, but we have Eve here again, cornering inside with his Hurricane Dance. And Cushion again goes for that kill. Hindi na sila nagpapatalo. But the Yin Yang Overturn will be burning the health of Exhort right here and also Heat. Pero nakapag-back away siya successfully. But in exchange, kailangan masacrifice si Akai doon. The threat of the Yin Yang Overturn. The Shogyo Mogyo of Alui is real, mga kaibigan. Si Crispo naman, mukhang nagdedrika to dito. Si Alui versus Jiko. Mukhang magic tamo ni Tama Crispo trying to run away. Trying to juke is out. Violet Requiem will be juked out. But the damage from the power of nature and also another hit from Deja Vu will get that clean kill against Crispo. This is going to be a change of prioritization when it comes to PLDT Smart Omega dahil alam nilang masakit na ang Yin Yang Overturn ng Kagura dito. So they have to prioritize Kagura into actually picking him off before actually engaging into a very big team fight. Kaso ang hirap niyan, madam. Kapag paano mo mahuhuli si Alui dito? Again, meron siyang Rasha Umbrella. May pang-mind game siya eh. Yan ang isa sa mga magalimang Psycho. Talking about Psycho, Deja Vu with the Sword Spike combination plus the Shadow Blade Slaughter. Hindi ka makakatakas, boy. And taking another turret sa top. Ito man si Jiko naman on the front lines. Mukhang gagamitin siya ng Wild Charge and Chester will help his comrade. Exhort trying to run away though, but Crimson dito na si Jiko. Mukhang tamang get lang ito Wave of the Dragon. Mukhang makakontrol yata nila. He will be deleted. 25 seconds on the sidelines. Mukhang pumasok rin ng STAE Olympus dito. Tumatakbo. Away from Kenji. Alui trying to run away, but the damage from the Umbrella is enough plus the Wild Charge as well. Kenji with the taunt. Atay na nga yung barrier, ladies and just, but Kenji though, hindi pa rin nagpapaawat because he will be picking up that Grok at hindi pa rin pumigil dahil Kaja with that support getting the kill from that Kagura. Chester running for his life dahil 2-1 at naka-double king out with the help of his Ring of Order. Pero sa top lane, ladies and just, nakita natin sneaky si Toshi and si Heat dito as they push the turrets doon sa baba. Objective is the name of the game, mga kaibigan. But PLDT Smart Omega, again, knowing their priorities, taking down all the tier 2 turrets, outside tier 2 turrets, sa side ng STAE Olympians, at ang laking space na nakuha nila doon. Yung aggression na ginawa ng PLDT Smart Omega, at least medyo risk, high reward yung play na yon, but at least giving them a lot of space para sa Karin na makapag-farm dito para kay Toshi. Nakita mo yun, medyo nasigipan sa daan si Thomas kanina, eh, no, with that Guardian's Barrier kanina with sexy. Nakasingit pa siya doon sa unting spasyo na yun. Oo, pero yun nga, with the map domination na nakita natin from PLDT Smart Omega, alam na nila yung gagawin nila again from Game 1. Aagawin at aagawin ang lahat ng resources na makuha nila. And once again, nakita natin, nag-overstay masyado ang members sa STAE Olympians sa top side. Medyo na neglect ang bottom side. And hindi na kukontrol yung carry. Yes, but the knockup will be going and the Violet Requiem goes for the kill at hindi na naabot ang yun yung overturn ni Kagura dun. But then, of course, for secure kill na rin. But once again, katulad ng sinasabi natin kanina, medyo nag-overstay ang STAE Olympians dito sa top side, giving an opportunity sa PLDT Smart Omega to push dun sa baba. And again, medyo may makikita ata yung pick-off dito. Yep, napakagandang choke point dito na ginawa ni Jiku, but there will be no damage output sa side ng STAE Olympians. And looking at the items here, Genius 1 pick-up para kay Gwen. Pero yung burst damage, grabe! Oh, Wild Charge para makatakbo, pero habul pa rin siya ni Exhort. Habul na habul, mga kaibigan. Again, with the Hurricane Death from Heat, not controlling anyone but Exhort, who will be picked off by Inzai. Again, with the damage from the Deadly Sonata, si Heat yata ma-overpunish, overcommit. No, we'll sprint off. They will not risk it. It's better to actually pick off at least one of them. At kung napapansin mo, medyo na mali ng pagkaka-escape plan tong si Exhort kanina at nakita na natin si Chester. But Toshi here will be freeing Chester. Napakasakit ng kanyang light wheel, ladies and just, but hindi pa rin naabot because Tower Hug is the key to survivability. Again, hindi mo kailangan mag-overcommit. He knew na wala siyang kasama dun sa top lane. So, kailangan talaga mag-ingat dito. Play carefully. Pero, syempre, debate lang yun. Yung opportunity na pwede nilang i-pick off siya is nawala na. And also, giving that wall, small wall right there, making it more difficult. Wild Charge, kung tumama naman, mukhang nananakap yung dalawa. And also, Chester trying to isolate Toshi. Toshi will be taken out. Beautiful pick off and priority coming from STAE Olympians at nag-decide sila na ma-pick off muna ang carry so that they will have -1 on their core heroes. But Kenji daw, medyo nagpalit na sila. Siya na yung nag-shove ng minions papunta doon sa tower ng STAE Olympians. But this is a good
This is actually a better game for SAI Olympians, though. I like their discipline and prioritization when it comes to targeting heroes. Pero nanakap na nga dito si Kajet, hindi nakapag Divine Judgment. And of course, the Guinevere goes for that kill. Ang bilis nung ano, nung payong ni Alui doon. Kitang-kita mo naman, hindi niyo binigyan ng pagkakataon na makatakas. Ito si ano. And also, SAE Olympians now trying to have an advantage when it comes to positioning into the Lord area, mga kaibigan. Pero hindi pa enough yung damage. Alam din ng PLDT Smart Omega na tinitakedown nila yun. But at least they have 12 more seconds to do everything that they want. Mm-hmm. But unfortunately, PLDT Smart Omega, they're boxed out. Yes. Kung mga parang sa basketball, hindi ka makakunta. Kahit naman kayo, depensa lang. Depensa ang Pinoy. Yes, tama. At nakikita natin ngayon, medyo low on health na yung middle turret na SAI Olympians. Though when it comes to objectives on pushing, lamang si PLDT Smart Omega, pero nakakahabol naman in terms of killings at execution of team plays tong SAI Olympians. It's actually a better game when compared to our game number one kanina, no? But yes, I agree. I think paunti-unti na nilang nakikita na they have to prioritize also the core heroes pagdating naman sa PLDT Smart Omega, no? Pero mahirap dito, papansin mo, madam. Mm. Kahit si Toshi na medyo nauunahan siya sa farm, yung yes. kills, rather yung items ni Exert dito, meron siyang Holy Crystal, meron siyang Calamity Reaper, concentrated energy, so but he can fight at every single time. Yes. O makawalan sila ng Lord, PLDT Smart Omega with a Shadowblade Slaughter from the, again, from Exert right there. Napakasakit talaga. Medyo sneaky-sneaky ang gaming ng PLDT Smart Omega ngayon, ano? Sneaky when it comes to pushing the bottom side and sneaky when it comes to getting that first Lord, if I'm not mistaken. Yes, it's the first Lord. At ayun na nga, the Lord will be going to the bottom side. This is going to add an advantageous stage for PLDT Smart Omega kasi binibigyan nila ng pressure ngayon ang SAI Olympians. Siyempre, the Lord is down and more members can go either mid lane or top lane at that. Pati maganda rin kasi yan eh. Kumbaga para ma-force may SAI Olympians na magsama-sama dun sa Lord lane. And that will give them an opportunity to take down the tier 2 turret na kakabasag nga lang ngayon. And yes. also PLDT Smart Omega dito, napakagandang control. Jiko trying his best to at least buy some time for the Lord. Medyo naging sexy din si Lord doon dahil nakalos at kala siya sa bayan. Kala lang, ako rin. Kala mo sexy rin ako dito kahit wala pa akong ila. Pero ito na nga 12 minutes mga kaibigan pa para sa CGT Turn. You can dance. Mukhang saktong-sakto. But he's taking a lot of damage though. But Shadowblade Slaughter is still not enough. Tier 3 turret will be taken out by the Lord. At mukhang hindi pa rin tapos sa STI Olympians. Mukhang nagdedelikado na. Ramdam na nila ang kaba. Push ang PLDT Smart Omega because we are seeing the midline kanina. Si Kenji will be pushing that mid, but here naman sa side though, Chester medyo naipit at na-defeat ng ating Gushon right here. At si Toshi hindi na magpapatumpik-tumpik pa, medyo binibigyan niya ng harassment to si Alui, and the Violet Requiem will be pushed, but the carry, naku po, look at her fickle sword. And ladies and gents, at taposin na ng PLDT Smart Omega to, and they have the second game with a sweep of 2-0. Naku, nagdedelikado na mga kaibigan, STI